it is the duty of every person for his own sake and for the sake of humanity to inform himself in regard to the laws of life and conscientiously to obey them. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa ating pong mga manonood. Espesyal na espesyal ang araw na ito dahil talaga nga namang pinag-iinitan natin, mga kaibigan, ang atin pong brain, ang atin pong mentality, ang atin pong holistic na kalusugan. Kaya sa atin pong pasimula, tayo po ay mananalangin kasama po ni Doc Tam. Our loving Heavenly Father, we want to thank you again for the privilege that we have today, that we're able to continue this very special topic, especially the brain. And we pray you, Lord, that you will guide us and give us the right wisdom and knowledge, especially on how to present this information to our beloved viewers. Thank you so much, dear Lord, and we ask your Holy Spirit to guide us. And at the same time, dear Lord, we pray that you will be the center of this special ministry. Thank you so much, and forgive us for all our sins, dear Lord, and give us the strength that we need, and also, dear Lord, the guidance of yours. Thank you for hearing and answering our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Sa ating pong mga manonood, tama po kayo nang narinig. Pinag-uusapan po natin nitong mga huling linggo, yung episode natin tungkol po sa ating pong brain. At ngayon naman po, pagpapatuloy natin ang ating pong pag-uusap regarding po sa ating pong brain, because we're going to have the topic this afternoon regarding how to rebalance your brain chemistry. Doc, bago natin puntiryahin yung ating pong brain, no? Kasi lahat po tayo ay merong controlling system. Bumati muna tayo sa ating pong mga kaibigan, katulad po ni Leng Len Simbre 5948. Ang sabi po niya, always watching the replay from Seattle, Washington. And thank you so much, Doc Tam and Ms. Gladens, for sharing this timely topic. Itong ano natin, pinag-uusapan natin. Also, sabi din ni Geraine Armenio, good afternoon, Doc. Dahil po sa panonood ko po sa inyo, na-inspired po ako na mag-vegetarian. Amen, Doc. Naku, nakakatuwa naman yun. Actually, Doc, meron siyang chronic kidney disease, yung CKD, at stage 3 na po siya. So let's include sa prayer po natin si Geraine or Jeremy, okay? Sabi po niya dito, sinubukan ko lang po na mag-vegetarian at nung nagpa-laboratory po ako, nagulat po ako na nag-normal po ang creatinine ko, at sana magtuloy-tuloy po ang pag-normalize ng creatinine ko at itutuloy ko lang ang pagiging vegetarian. Amen. Salamat, Doc. Yeah. Ayun, okay. Naku, alam mo, Doc, ito yung mga nakakapag motivate sa atin actually, na magpatuloy sa ministry. Kaalaman pang kalusugan all about, because we are just actually trying to open up the way, educating people in that area, because we know that it's just changing our lifestyle, especially in the area of dietary modification, is something enough for us to realize that it will become blessing to all. And that's the reason why we keep doing this, because we believe that there is an open-minded people who are willing to learn. Yes, thank you so much, Doc. Ito na, another inspiration. Ito, Doc, parang mag-share siya ng present condition niya. Good afternoon, saan po ang location ng clinic ni Doc? Okay, isi-send po namin sa inyo yung address po para po dun sa gusto po na magpa-check up or magpa-consult po kay Doc Tam. Ito naman, at hello din po sa ating pong mga kaibigan na taga Pembo, Makati, Seventh-day Adventist Church. Maraming salamat po sa pagtangkilik nyo ng Kaalamang Pangkalusugan every Saturday 4 PM po. Dito lamang po sa Hope Channel North Philippines. And also, Doc, alam mo, Doc, meron tayong mga kaibigan na gusto rin makatanggap ng counsels on diet and foods. Mag-message lamang po kayo, katulad po nitong si user BB7Go1MR3Q. Ayan, wala kasi siyang pinaka-name, pero magsisend po kami ng isang niyo po sa amin yung contact details nyo. I-message po namin kayo para po kunin yung inyo pong mga detalye, yung address, contact number, and complete name para ma-send po namin sa inyo ito pong counsels on diet and foods. And also, Doc, meron din tayong kaibigan na gusto rin pong magpa-consult. Saan po ba ang location ni Doc Tam? Ayan, isi-send po natin. Ayan, katanungan niya ni Abuan Channel. And also ito, hello, Doc.
Ako din sana, please, meron po bang Tagalog ng Councils on Diet and Foods? Nako, itatanong natin yan mamaya. Meron ba ito? Wala naman, edi English muna. English na ayun, English muna kung anong available natin. Ayan, isi-send po namin sa inyo yung mga kailangan po naming detalye para po tayo po ay magkaroon at kayo po ay makareceive ng Councils on Diet and Foods. Ito din, Doc. Watching from Tortola, British Virgin Islands. Alam mo, Doc, nakaka-inspired naman to sa atin pong mga manonood because all of the people all around the world, I really praise God. Doc Tam and myself, we really praise God dun po sa pagtangkilik nyo all around the globe dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. It is really important. Ito pa, Doc, mukhang maganda yung book ng Councils on Diet and Foods. How to get a copy? Naku, Doc, ito, ang dami. Don't worry, we have, what you call it, enough. But one thing that I would like to clear up is something na when you read that, you have to finish it the whole. Totoo, and you have to pray. Kasi pagka alhati lang yung binasa mo, baka kumain ka ng itlog. Naku, totoo din yan, di ba? Pero at the end of the book, malalaman mo na dumating din yung time na talagang hindi na rin niya ina-advise. Ayan, alam mo, Doc, hindi naman to endorsement sa atin pong mga kaibigan, pero ang may nagtanong dito, Doc, sa produkto nyo, ang sabi ay, pwede ba, Doc, magbigay ng discount sa inyo pong isang produkto? Ayan, yung ating Life Drink. Sorry, sabag. Pangalawa, ang libro naman natin, libre. Yon, okay. So, libre po, po ito. At meron pa akong good news. Ano, Doc? Dadagdagan ko pa ng Step to Christ. Ayun, alam niyo, Step to Christ, yung nabasa ko ito. Walang religion na binabanggit dito. Totoo, Doc. Life ni Christ. Dito ako napaiyak eh. Kaya nga, totoo lang. Kaya hanggang ngayon, nandito pa ako sa ministeryo na ganito. Kasi ito lang naman yung, kasi nung napag-aralan ko yung essence ng gospel, yung sanctification. Ang sanctification pala, isa, napaka-simple lang. Gusto mong banggitin ko? Sige, Doc. Love your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. And then love your neighbor as yourself. And that is the true sanctification. Totoo. Yun yung binanggit ni Miss White sa Testimony Volume 5. Ang sarap isipin na ang true sanctification. Mahalin mo ng todo yung nagpapainit ng araw. Yes. Mahalin mo yung nagbigay ng hininga mo. At maintindihan mo na sobrang minahal ka niya. At pag minahal mo ang Panginoon, mamahalin mo rin yung kapwa mo. At part ng pagmamahal, paano mo mamamahal ang sangkapwa? Alam mong nasa ilalim sila ng karamdaman na ang tanging kaalaman na dapat nila maintindihan. Bumalik tayo sa original diet. Totoo, Doc. Alam mo, Doc, isang bagay na talagang nakikita siguro ng atin pong mga manonood, no, yung mga tumatangkilik po ng Kaalamang Pangkalusugan, ay yung tanggapin natin kung ano yung original na diet or plan ng Panginoon para kung ano yung kakainin natin, di ba, Doc? Yeah. Yun eh. Kaya sa atin pong mga manonood ito, last na message po na atin pong babasahin na komento po ay sabi niya, Doc, matagal na po akong naghahanap ng copy ng Councils on Diet and Foods at matagal na daw pong walang stock nito. But we really praise God because we still have a number of copies po ng Councils on maganda, Diet and Foods. Ang maganda, sa Kaalamang Pangkalusugan, ipipilitin natin ibigay ng walang bayad, pero ang akin lang hinihiling, basahin lang. Yes, totoo, Doc. Namnamin natin kung ano talaga yung nakasulat doon para i-share din natin sa iba. Pero hindi naman nahihingi sa PPH ito eh. Totoo, Doc. Pero ang Kaalamang Pangkalusugan, sa pamamagitan ng Hope Channel, ay gagawa natin sila ng paraan doon sa mga viewers natin na gusto nang talaga nilang maging malusog ang kanilang katawan. Totoo yan, Doc. Kaya dahil dyan, Doc, didiretso na po tayo mga kaibigan sa atin pong mga kaibigan na tumatangkilik ng Kaalamang Pangkalusugan. Oh, by the way, I would like to say hi sa in behalf of Kaalamang Pangkalusugan sa buong staff po ng crew and sa amin pong dalawa ni Doc Tam. We really appreciate yung atin pong kaibigan na si, kung hindi po ko nagkakamali, si Mr. Ampong, Romeo Ampong from Saudi Arabia, kung hindi po ko nagkakamali. At nagkasalubong kami, Doc, at talaga naman nakakatuwa yung kanyang pagbati dahil nagpa-picture pa talaga siya, Doc. Sabi ko, naku, hindi po ako nakaayos ngayon, but I really praise God na talagang siya po ay na-bless at ang kanila pong church. Alam mo, Doc, amen. ang hirap talaga sa ibang bansa, Doc, no? Kasi not all Christian churches are accepted in different parts of the world. Yeah. But we really especially praise China, God. Yes, totoo, Doc. They're having problem there. Having hard time to enjoy the freedom of, yung faith, yes, yung ating pananampalataya. Opo, ayan. Kaya sa atin pong mga manonood, ito na po, pag-uusapan na po natin kung paano po natin ibabalanse ang ating pong brain chemistry. Kanina pinag-usapan natin, Doc, itong nasa itong mind character. Brain, actually,
to be honest with you, this is one of the most exciting and interesting part to talk about, because most people are not really having what you call it proper knowledge in that particular subject. And this afternoon, I know that this is something very interesting. Yes. Because we believe that it's not late yet. That's mm-hmm. the way I say it. Mm-hmm. Kasi akala nung iba, ang brain natin, di ba? Wala nang pag-asa. Di ba? Lagi yung binabanggit nga yung human growth hormone. Mm-hmm. Yung pala, binabalik ito ng brain pag may anong kang intensity exercise. Yes. Yung you will may have physical some sort activity. Of physical activities. Mm-hmm. Kasi yung toxins lalabas. Na pag-ibinalik yung brain mo yan, aging, you know, anti-aging. Totoo. Kaya, ano, young looking ka talaga, Dok. Ako, eh. Mayroon akong schedule eh. Talagang mm-hmm. pag-gising ko sa umaga, talagang maglalakad ako pagka-worship ko. Maglalakad ako dun sa damo. Mm-hmm. Nakapa ako. Mm-hmm. At upo tayo ako. At dun na rin ako nagpupusap. Aba. Dok, matanong ko lang kasi nabanggit mo itong push-up. Nakakailang push-up ka ba? 50. Aba, matindi. What, non-stop yun, Dok? Tuloy-tuloy? Non-stop, diretso. Aba, naku, sa ating pong mga manonood, yun lamang po ang ginagawa ni Doc, push-up 50 times, non-stop. Kaya po kaya natin yun. Naku, kahit ako, hindi ko kaya yun, Doc. Tapos yun, basketball. Mm-hmm. Ayun, kasi talagang stamina. Kasi pinagbukol pa ko ng mga barkada ko, siyempre, puro kaibigan ko, nag-golf. Mm-hmm. Pero hindi pa ako bagay sa golf eh. Parang nakaka-bore yun eh. Oo, iba talaga yung merong physical yung merong activity na ano. Movement eh. Yung talagang medyo may git-gita may contact, na konti. Oh yes, contact alam sports. Alam mo na pag-aralan ko, high intensity pala ang basketball. Kasi may time na mabagal, mm-hmm. may time na mabilis. Yes, pero ingat-ingat lang Dok, kasi pero, mahirap din. Ang, mayroong ano, exercise sa tuhod eh, na hindi alam ng iba eh. Yung, Dok, gusto ko yan yung malaman. Yung titiyad ka, nakatayo ka, iaangat mo yung paa mo, igaganon mo. Mm-hmm. Tingkayad. Para magkaroon ng muscle dun sa so, bago dumating ng tuhod yun. Ah, yung sa para maraming natin. Muscle ka, para ang tuhod mo hindi pwersado. Mm-hmm. Tapos babalik ta rin mo. Tumalikod ka sa dingding, mm-hmm. ilayo mo ng mga 1 foot yung paa mo, mm-hmm. gaganonin mo naman. Aba. Para so, kumbaga sa bicep, tricep, magkaka-muscle ka rito. Oo. Hindi mo, kahit pa paano naman, may hubog yan. Naku, oo nga, Dok. Firm so, na firm, ha? Yung tuhod mo, kailan mm-hmm. meron din ganong interaction. Aba. Kasi alam nga naman, sino gagawa niyan? You cannot ask somebody to do it for you. Totoo, Dok. And you have to do it for yourself. Yes. Or else, you're gonna suffer. Totoo, Dok. And that's what this book is talking about. Mm-hmm. Morbid condition, pag hindi ka nag-exercise. Totoo yan, Dok. Kaya pagpapakamatayan ng ano, installment eh. Alam mo, Dok, kaya ang ganda talaga ng ating pong panimula ang sa ating mga manonood. Ang mahirap yung pagdating manonood. Mo ng 60, lawlaw na yung mga balat mo. Totoo eh, pwede namang lagyan ng muscle yan. Yes. Yeah, pwede naman natin yan. Sa atin naman yan. Yung pagtitrain lang talaga yeah, natin. Kailangan ayun. Talaga para brain chemistry. Yun talaga. Kasi pag ang brain mo na ibalik mo sa balancing pamamaraan, mm-hmm. everything's gonna be all right. Amen. Ayun. And that's what we are going to talk about yes, today. Ayan. Sa atin pong kaya mga manonood. Kaya meron tinatawag na blood pH or blood chemistry. Mm-hmm. Pag okay ang blood chemistry mo, maganda yung pakiramdam mo. Mm-hmm. Pero importante, alam mo, yung chemistry ng utak mo. Totoo yan. Kailangan alam natin, nakatuon sa atin pong, kung ano ba, kung ano nakasulat dun sa Councils on Diet and Food, sa Ministry of Healing, sa Mind, Character and Personality. Healthful Living. Ayun, Healthful Living. Napakaganda nitong aklat na ito. Yes, it's so, about health. So, sagana ang Seventh-day Adventist. Yes. Pero ang problema, bakit ganun eh? Mm-mm. Yung bang nagaganda ng libro natin eh, mm-mm. ay naka-stuck sa PPH eh. Naku. Eh, pwede naman kung lahat ng Adventist mm-hmm. ay bibili ng Ministry of Healing, mm-hmm. walang makakasakit. Totoo, Dok. Kasi medical ministry yun eh. Yes. Yun yung every member of the church to take hold of medical ministry mm-hmm. work sa page 62 ng Testimony Volume 7. Yes. Kung makikita natin ito, unang-una, ipakita natin na tayo yung Adventist pride. Mm-hmm. Na pagdating ng, kaya yung mga papunta sa 70, huwag kayong gumibap, hindi pa huli ang lahat. Yung mga kaedad ko dyan, hindi pa huli. It's just a matter of what? Balancing mm-hmm. our brain chemistry. Ayun. Alam mo, Dok, saying that sa atin pong mga manonood, Councils on Diet and Foods, even the Ministry of Healing states that all of us are medical missionary workers. Yeah. Kahit wala tayong every degree. Every member of the church. Yes, that's right. Nakasulat dito. Basahin natin. Ayun. Hanapin ko kung makikita ko rito. Mm-hmm. Sige, pero kahit pa paano naman maibahagi natin sa kanila. Maano naman tayo. Hanapin ko lang. Mm-hmm. Nasabi rito, ikaw na bumasa. Okay. 1902. It was written during 1902. Yes, sabi po dito, we have come to a time when every member of the church should take hold of medical missionary work. The world is a laser house
filled with victims of both physical and spiritual disease. Everywhere, people are perishing for lack of a knowledge of the truths that have been committed to us. The members of the church are in need of an awakening that they may realize their responsibility to impart these truths. O, diba? Ang ganda, Dok, testimonies for the church. Kaya dito pa lang talaga nalalaman natin kung ano ba talaga. Yung pinag-uusapan doon. Yes, kailangan natin magising. Kaya yung pagising sa loob ng iglesia, for example, may sunog. Ang dapat, normally ganito dapat eh. Pag ganito ginawa mo, Dok naman, parang hindi naman makakagising yan. Hindi maririnig yan. Kailangan sunog. Yun. Kailangan may conviction. Napasok tayo ng sakit. Mm-mm. Kailangan tayo magkaroon ng konting tinatawag na revival and reformation within. True. Kaya huwag naman natin pabayaan itong tinatawag na ministry of healing. Kaya yes, nga nasa atin yung ministeryo ng pagpapagaling. Totoo, Dok. Amen. We praise God for that. Kaya sa atin pong mga manonood. Sinabi niya, laser house filled with victims both physical and spiritual disease. Yes. Yan yung napapanahon, napabalita na kailangan mabigyan ng daan para kahit paano tayong lahat ay magkaroon ng kalayaan na ating maabot at ating mapalaya ang mga maraming mga nasa ilalim ng parusa o curse ng karamdaman. Totoo, Dok. Kaya ito na po sa ating pong mga manonood, nais po naming ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa, dito po matatagpuan natin sa Counsels to Parents, Teachers, and Students, page 4, paragraph 5. He will strive for the highest mental and moral excellence. To know oneself is a great knowledge. Ang ganda nun, Dok, no? Yeah. Mm-hmm. Pag nakilala natin ang ating pong sarili, it is a great knowledge. The teacher who rightly estimates himself will let God mold and discipline his mind, and he will acknowledge the source of his power. Self-knowledge leads to humility and trust in God. But it does not take the place of efforts for self-improvement. He who realizes his own deficiencies will spare no pains to reach the highest possible standard of physical, mental, and moral excellence. No one should have a part in the training of youth who is satisfied with a lower standard. Ay, Dok. Pati kabataan, kahit sino pa ang tawagin natin, kasi ito ay counsel sa ating ano, sa ating mga magulang, sa ating pong mga guro at sa ating pong mga estudyante. Kaya yung mamuldo dun sa paano disiplinahin yung ating pag-iisip, na isang kaalaman na napakahalaga na ito'y ating maintindihan. Kaya bato-bato sa langit, kung may tatamaan muli, ay walang personalan. Totoo, Dok. Kasi that's the way it is. Mm-hmm. We are here not to make these things personal, but we are here purposely to see to it that we can do something for this scenario that we are now approaching, especially in this modern world. Mm-hmm. Kasi ang atak ng kaaway itong brain. Yes. Na binanggit natin noong mga nakaraan sa healthful living. Mm-hmm. Na ito yung area na siyang ugnayan ng Panginoon sa tao. Totoo, Dok. Kaya kung di natin alam itong mga, remember that even the medical science of today, I'm always mentioning that. Mm-hmm. That even the medical science are saying something that the reasons why people develop disease mainly by not getting enough nourishment or nutrients, vitamins, minerals, simple carbohydrates. I'm talking about something essential like minerals and amino acid. Yes. So without giving those things, actually, walang mangyayari sa ating katawan. Kaya nga, kailangan din natin special, what you call it, knowledge in that particular regard. Yes. Katulad nga ng katawan natin, 50% fats yan at 50% protein yan. Mm-hmm. Ngayon, kung hindi natin alam kung paano natin papakainin ng ating katawan, ang tendency, we are actually destroying and hurting ourselves. Yes. For example, yung DNA, ang DNA natin, ang nilalaman yan, ay tinatawag na polysaccharides. Minerals, amino acid, which is the breakdown of protein. So pag alam natin lahat ito, for example na lang, nagbibigay lang ako ng example, dito sa tinatawag na bahagi natin sa ating sariling kalusugan, kailangan naiintindihan natin itong basic science of nutrition. Hindi na natin pinag-usapan yung maging doctorate or maging master ka ng isang bagay. Yes. Importante ma-deliver natin sangayon doon sa tamang kapamaraanan. Totoo, Dok. And also, no, dagdagan ko lang po no, yung sinabi ni Dok na hindi lang basta ma-deliver natin, kundi dapat nakikita din sa atin. Di ba, Dok? Kasi mahirap yung
yes, nagkakaalamang pangkalusugan nga kami, pero hindi naman namin nagagawa. Kapag wala na ang camera, hindi na pala kami yun. Yun po ang pinakamahirap sa lahat. Ito pa good news. Kung gusto mong ma-reverse ang edad mo, matulog ka ng alas 9 ng gabi. Totoo do. Eh ako alas 7 lang, nagre-ready na. Ayo. Ang nire-ready sarap naman. Ko, nire-ready ko na. Mm-hmm. Kaya sabi ko eh, ngayon, nag-enjoying sa akin ang tulog ngayon eh. Mm-hmm. Kasi alam mo kung bakit. Pagising mo sa umaga, energetic ka. Totoo. Gusto mo mag-exercise agad. Yes. Pero pagka na-late ka ng tulog, problema yan. Totoo. Lahat ng sakit ng ulo. Mm-hmm. Aabutin kayo. Mo. Aabutin mo. Totoo yan do. Kaya puyat, killer yan. Yes, naku. Hindi alam ng iba, tatanda ka agad yan. Oo. Damay lahat. Mm-hmm. Kahit anong kainin mo pa. Kahit vegetarian ka pa. Yes. Eh kung puyat ka ng puyat, hindi rin ma-absorb ng katawan yan. Totoo kasi po. Kulang ka rin sa kuryente ng katawan mo. Yes, kailangan meron tayong tinatawag na rejuvenation. Yeah. At yung makapagpahinga, that's why meron tayong repair na tinatawag, pero yung repair na yon yung cells natin, hindi lang sa pagkain na kukuha, kundi kailangan natin ng rest, and that is part saan? Sa new start natin sa 8 laws of health. Doc, ano nga yung letter N? Ay, nutrition. Oh, letter E. Exercise. W. Eh, siyempre, tubig. Ayan, no, water. S. Yeah, sunshine. Ayan, yung T. Temperance. A. Air. R. Ay, sorry. Rest. Ayan. Tulog. Tapos T. Ayun yung tinatawag na pagtitiwala sa God. Ayun. Kaya pero yung hindi ka pwede natin. Magtiwala sa Panginoon kundi mo siya kilala. Totoo yan. Kaya yung Step to Christ, binibigay ko ng libre. Ayun. Sa so, channel. Yun. Mga kaibigan, sa atin pong mga manonood, mag-message lamang po kayo dahil makakatanggap po kayo ng Councils on Diet and Foods kasama ang Steps to Christ na libro sa atin pong mga manonood. Talagang ibigay na po yan. Yes, ngayon lang po itong araw na to. Kaya sa atin pong mga manonood, mag-message na po kayo. At kung meron po kayong gustong regaluhan. Pero kailan basahin naman nila? Totoo din yan, Dok. Lalo na doon sa ating pong mga kaibigan na talagang interesado pong magbasa ng tungkol po sa ating pong kalusugan. Ito na, Dok. Dumiretso na tayo, Dok. Kasi mainit talaga. Pag-usapan natin itong mga essential na ito, yung mga amino acid, mga nutrients niyan, and so on. Totoo. But anyway, to be honest with you, kaya kung pagka minsan, hindi tayo po pwedeng presumption eh, or by emotion eh. Because people think, oh, I can do everything. By the grace of God, I'll be healthy. Yes. Hindi pwedeng ganun. Kilalamin mo muna kung ano yung dapat mong gawin sa katawan mo. Totoo. For example, pag-usapan natin itong neurotransmitter. Mm-hmm. Itong utak ng tao, pag hindi natin alam kung paano tumatak, di ba nung mga nakaraan, pinag-aralan natin yung prefrontal cortex, yes. Yung e-brain, mm-hmm. o emotional brain. Mm-hmm. Pagka hindi balance ang chemistry ng brain mo, tatalunin ka ng e-brain. Kaya pagdating dun sa tinatawag na prefrontal cortex, sa kaliwa, sa gitna, sa kanan, especially dito yung decision, kuminsan ang nag-decide yung e-brain, yung feeling and emotion mo. Mm-hmm. Kaya kailan, meron tayong tinatawag na intellect, reason, and judgment. Yes. Pag-aaralan natin mabuti, bago natin decision ng isang bagay na hindi natin patatalo dun sa emosyon, dahil paano kung mali yung emosyon mo, mali yung feeling mo, na hindi sa kasang-ayon para sa kalusugan mo. Mm-hmm. For example, nakakita ka ng pagkain, ang ganda ng amoy, ang ganda ng kulay, eh palabasa, naglaway ka, ang gusto ng i-brain mo, oh, okay na yan, hindi mo pinaraan dito. Eh di masisira ngayon yung kalusugan mo. Yes. Doon nagsisimula yung tinatawag na worsening ng wrong habit, ng tamang kapamaraan na dapat makokontrol natin ito. At ito yung mapapatakbo bilang manibela ng buong katawan ng tao. Totoo, Dok. Speaking doon sa ano natin, no, sa wrong habits natin o sa ating pong mga manonood, itong tinatawag natin na cravings, di ba, Dok? Yung parang, parang gusto ko ng maalat. Yeah. Parang gusto ko ng matamis. Parang gusto ko ng malamig. Parang gusto kong kumain ng malansa, ng mamantika. Naku, Dok, ayan na. Ayan. Ang sakit sa ulo nun. Kasi paano mo ngayon siya ifa-flush sa ating pong katawan kapag na-intake na po natin, mga kaibigan? Tulad ng GABA. Hmm. Di ba? Natural, what you call it? Sedative. Mm-hmm. Ano nga sa Tagalog itong natural sedative? Ito talaga yung pampaano natin, pampatulog natin. Pamparelax. Yes, pamparelax. Oo, totoo. Eh ngayon, ang tanong, katulad ng gamma, amino butyric acid, ito yung kung tawagin na GABA, ang point natin, dapat alam natin kung saan makukuha yan. Yes, yung mga sources niya. Maintindihan natin na hindi po pwede yung by emotion. Mm-hmm. O kaya naman eh, kahit hindi ka kumain ng ganyan, okay lang. Di ba, uso ngayon yan, kahit anong kainin mo, pasalamatan mo lang, okay na. Totoo, hindi ganun. Mm-hmm. Kaya binigyan tayo sa Biblia, sa 1 Corinthians 10:31, na kung ikaw'y kakain, o iinuman, o anuman ang iyong ginagawa, gamitin mo ito. Mm-hmm. Hindi ito. Yes. Kasi pag ito ginamit mo,
at kinalimutan mo ito, sabit. Mm-hmm. Hindi magiging ganda yung kalusugan mo. Kaya kung pag-aralan natin itong pampa-relax na ito, pang ganda ng tulog nito, mm-hmm. katulad ng brown rice. Mm-hmm. Alam mo yung brown rice? Oh, ano dok? Pag yan ipinakiskis mo, kailangan huwag mong patanggal yung balat. Kasi hindi nandun lahat. Yung B vitamins. Mm-hmm. Pag tinignan nyo sa internet ngayon, kaya maganda ngayon eh. Pagpunta mo ng internet, ipapakita lahat doon yung beneficyo mm-hmm. ng tinatawag na brown rice. Mm-hmm. Na pinawa ang tawag naman namin dito. For example, soybeans. Kaya lang, nakakatakot na yun. Kasi marami ng GMO ngayon. Yes. Pero kung titake tayo ng soybeans, dapat yung non-GMO. Mm-hmm. Kasi sangayon sa mga nangyayari ngayon, talagang marami ngayon yung mga genetic eh. Mm-hmm. Yung mga genetically modified organism. Katulad ng Brussels sprout, paborito ko yan. Yung cabbage, chestnut, tomatoes, mm-hmm. mayaman yan sa GABA. Ang tanong, mahirap ba namang matutunan yan? Eh, samantalang paalala yan. Kaya nga, may mga senaryo na dapat nating maintindihan na sa mga huling araw, hindi ko matandaan to kung Hippocrates ang nagsabi nito eh. Mm-hmm. Na sa mga huling araw daw, ang pagkain ang magiging siyang silbing gamot. Mm. Eh, totoo naman talaga eh. Yes. Pag pinag-aralan mo itong mga gulay na yan, eh sangayon sa pag-aaralan science, itong mga green, deep vegetables, mm-hmm. na nandito yung mga masasaganang mga amino acid. Oh yes, totoo dok. Yung mga kailangan talaga kaya ng brains natin, ng brain eh, natin. Hindi kinukulang ng protein. Totoo dok. Isipin mo, ulanin at arawin sa kabukiran, mm-hmm. pero ang lalakas ng kanilang katawan. Totoo dok. Kaya napaganda pag-aralan natin to kasi unang-una ay utak ang ating pinag-uusapan. At kailangan nating ingatan, di ba dok? Oo, katulad nga ng GABA, kuminsan, totoo lang, di naman lahat nakakaalam nito eh. Mm. Lalo na yung mga taga-probinsya. Ano malay nila dyan? Hindi nila alam. Bless sila. Mm-hmm. Alam mo kung bakit? Bakit maraming gulay dyan. Eh. Totoo dok. Pangalawa, hindi sila nag-i-spray. Walang, yes. Kasi sa likod bahay lang. Mm-hmm. At saka yung pollutants na tinatawag natin, ako, wala or bihira lalo sa kanila. Lalo na ngayon, sa panahon natin ngayon, nagmamahalan lang lahat ng gulay. Mm. Eh, paano na liit ng sweldo ng tao? Eh, bagsak na bagsak ang ekonomiya all over the world. Eh, hindi naman po pwedeng magkaroon ka ng kalusugan kung wala kang tinatawag na, di ba, binanggit ko kanina, yun yung protein. Mm. Yung breakdown ay amino acid. Eh, paano ka makakakain ng enough na yan kung wala kang variety ng kinakain mo? Katulad ng polysaccharide. Yes. Eh, nakita ko, nakukulay ito sa rambutan, sa saging, sa papaya, pinya, durian. Mm-hmm. Lahat ng mga prutas. Mm-hmm. Eh, kailangan natin ng, di ba yung kotse may starter yan? Yes. Kailan mag-spark yan mm-hmm. para umandar yan. Eh, paano mag-spark yung brain kung wala tayo niyang pang-start? Totoo. Eh, kailangan din natin yan. Mm-hmm. Kaya kailangan talaga maintindahan natin itong bahaging ganito para in that way, ang isang napakahalaga mapag-aralan ng tao, itong dopamine. Yun. Alam mo, Dok, ano ba yung dopamine? Kasi para sa ating mga manonood, malaman nila, ano ba to? Ito yung natural energizer. Ayan. At kumbaga sa, in other words, Dok, ito ba yung happy hormones? Ayan. Kaya kung gusto mong maging masaya, hindi ba marami mga tayong malungkutin? Mm-hmm. Gusto rin, merong peke kasing tao eh. Totoo doon. Tumatawa do. Pero deep in their heart. Hindi masaya talaga. Meron silang tinatawag na dinadala. Mm-hmm. Pero pag ang ating utak ay ating naintindihan yung gawain na ito, eh magigilty tayo. Mm-hmm. Kaya kung gusto natin magkaroon, ma-energize tayo sa umaga, mm-hmm. eh kailangan natin malaman saan pa nakukuha itong tinatawag na dopamine or yung happy hormone mm-hmm. ito. Kaya pag iisa-isahin natin, tatamaan talaga totoo rito. Dok. Hindi naman enough yung mag-preach lang tayo sa harapan eh. Yes. Ang importante rito, maging bukas ng ating kaisipan, pag pinag-usapan ng character formation, kasama ang brain dyan. Totoo. Paano ka makakapag-develop ng tamang pag-uugali? Kung mainit yan ang ulo mo? Ay, ang hirap nun, Dok. Kasi kailangan may gentleness ka. Alam mo, itong dopamine, mm. meron ding relasyon dito yung ano eh, yung amino acid. Alam mo yung dalawa yun, itong L-glutamine, mm-hmm. saka itong phenylalanine. Yes. Na ang tanong, saan natin makukuha itong mga material na ito? Mm-hmm. Meron pang L-tyrosine. Yes. So, ibig sabihin, katulad ko niya, strawberries sa Baguio, pero ang problema naman sa Baguio, babiyahe ka pa, Dok. Eh, hindi natin alam, baka kung ano-ano yung nilalagay. Yes, pero baka yung green leafy na vegetables, napatunayan mm-hmm. ng science, saka itong spinach, kale, cauliflower, broccoli, and so on, napakayaman to. Kaya ako, lagi akong nagsasabi sa mga viewers natin na we should be, what you call it, green-minded people. Just imagine yung kambing, mm-hmm.
isuga mo lang yan sa kaparangan. Talagang masayang masasaya yan. Nguya-nguya. Talagang ano, ramdam nila, pati kabayo. Mm-hmm. Ang tanong, ano ang pagkakaiba ng kabayo at tao? Pagdating doon sa anatomy ng pagkain, ng kalabaw ng baka. Wala do. Just imagine yung green. Mm, pareho lang. Ito, may isang sumulat ng libro by the name of Betty Kamen. Inilagay niya lahat yung mga benefit ng mga mabeberding dahon na gulay. Ito pala yung magandang pang pabata. Oy, gusto ko yan do. Alam mo yung katas ng berding dahon, yung malapot na malapot, opo, ipahid mo sa mukha mo. Opo. Hayaan mo dyan ng 2 oras. Para kang nagpa-facial. Aba, na-try mo na ba do? Oo, eh sekreto ko yan eh. Naku. Kaya hindi mo napapansin. O hindi na do, sekreto, naalaman na ng ating mga manunood. Sa personal, okay ako, kaya sa TV, hindi masyado. Hindi pero, naman do. Pero nagpunta ka ako sa Baguio eh, sabi na si Doc pala pag sa personal eh, mas okay eh. Kaya ang aking sekreto rito, kailangan magkaroon tayo ng natural moisturizer. Yes. Kailangan natin ng natural collagen sa loob ng ating mga katawan, sa ating katawan, yes, loob at labas. Mm-hmm. Kaya itong mga green peas na yan, collard beans, beans and so on, mayaman talaga ito. Kaya yung sinulat ni Ms. White na sa 92 ng Council on Diet. Mm-hmm. Ayan, buksan natin, page 92 sa atin natin, kung mga manonood. Siyempre, pag alam kong maganda. Eh, bakit naman hindi natin gayahin? Yes. Pakibasa yung ano na yun. Okay, sa atin pong mga manonood na meron po kayong sarili or natanggap nyo na po yung inyo pong Councils on Diet and Foods, sabay-sabay po natin basahin sa page 92. In grains, fruits, vegetables, and nuts are to be found all the food elements that we need. If we will come to the Lord in simplicity of mind, He will teach us how to prepare wholesome food free from the taint of flesh meat. Ang sarap pakinggan do. Nung sinabi yung lahat daw ng sustansya ay nandoon na sa apat na yun, tinuldukan niya. Yes. Para sa akin is more than enough. Hindi na ako magtatanong pa. Totoo. Para i-justify ko pa na kailangan ko ng animal protein. Mm-mm. Alam mo ba yung rigor mortis? Ano nga sa Tagalog yun? Yung rigor mortis do ay tungkol sa patay. Ito, pag pala namatay ang isda at ang tao, immediate, kailangan imbalsamo mo. Okay, dahil tanggalin yung mga laman doon. Masisira kasi pupuntahan ng uo dyan. Yes. Mabubulo. Kaya, alam ba kung ilang segundo lang yan? Ilang segundo lang pupuntahan na ng mga uo dyan. For example, pag hinuli mo yung isda sa dagat, siyempre, gumaganyang-ganyang pa yan pag hinuli mo. Yes. And then, dadalhin niyan doon sa palengke. Maya-maya, lanta na. Siyempre, ala na sila sa lugar na tinitira nila. Ang gagawin naman para hindi langawin, kasi nilalangaw na eh. Yes. Bubugawan nila ng oh, yung maliliit na electric pan. Nang chinek sa microscope, yung bacterial count ng bawat patay na hayop, which include ang isda at karne, loaded sa uod. Nako. Nasa 50 million per gram ang isda. Grabe. Ngayon, lulutuin mo yan. Iisipin mo by faith na maganda ito sa katawan. Ngayon, ang science na ang nagpapatunay dyan. Kaya paano natin lalabanan na hindi importante ang mag-vegetarian? Samantalang, inuuod ba ang talbos ng kamote? Hindi do. Steam ko lang yung salad-salad dyan. Yes. Kung may uod man ito sa atin pong mga manonood, kasi baka magsabi, uy, teka lang, inuuod yun. Yes, inuuod. Bakit? Kasi kailangan din ang uod ng protein. That's why punong-puno ng protein ang atin pong mga uod. Eh, alam mo na pag-aralan, yung uod. Ano, Dok? Yung uod daw ng gulay. Ito science, ha? Oh. At uod ng prutas. Automatic na mamatay sa loob ng katawan. Ayun. Pero yung uod ng baboy, ng trichinosis o trichina, yes, sa kain doon sa mga nakarang episode. Yes. At uod ng nakukuha sa isda at karne, hindi basta namamatay sa katawan ng tao. Lalo na pag polluted na, acidic yung tinatawag na environment. Na ito yung nagiging dahilan ng maraming tinatawag na amoy na kung tawagin ni putok.
Totoo, Dok. At saka hindi lang yan, Dok, no, sa atin pong mga manonood, yung uod po na, matatagpuan po doon po sa atin pong baboy ay pumapasok po siya sa atin pong brain. Bato-bato sa langit, walang personal. Yes, Dok. Kaya kung tatanungin ako, buti pa nga itong mga kapatid nating Muslim. Eh. Mm. Tuwan-tuwa ako pagka nagkakakwentuhan kami. Kakapatid tayo eh, bakit? Mm-mm. Eh anong pagkakaiba? Abraham naman ang magulang nila. Mm-hmm. Kami naman, Isaac. Mm-hmm. Pwede magkamag-anak yung dalawa. Totoo. Eh bakit natin pag-aawayin tong dalawa? Yes. Eh isang lahi ito. Mm-hmm. Kaya yung mga Muslim, hindi rin kumakain ng baboy. Totoo. Ngayon ang tanong, mm, kumakain ba ng baboy yung lahi ni Abraham? Hindi, Duke. Saan ang galing yung Christian? Lahi ni Christ. Hindi ba kay Abraham? Mm-hmm. From David, Isaac, yes, all the way down? Mm-hmm. Eh bakit yung lahi ni Abraham hindi kumakain ng baboy? Eh bakit itong mga kapatiran natin sa iba't ibang mga pulutong ng iglesia, mm-hmm, ang baboy okay lang? Naku, Dok, alam mo, parang dyan yata papasok itong matatagpuan natin sa Pedro. Kasi, Dok, meron dyan tinatawag na, na naginip daw. Pangitain naman yan eh. Hindi nga alam ni Pedro meaning nun. Kaya eh, nga, eh, Dok. Kung literal yan, hindi dapat yun na yun. Yun nga, Dok. At hindi naman pagkain ang nilinis, kundi tao. Mm-hmm. Tinatawag tayo ng dugo. At huwag, yes, naman nating prejudice tayo. Yes. Isang lahi naman tayo. Totoo, Dok. Kahit anong religion pa. Mm-hmm. Ang point ko dito, magkakapatid tayo, iba-iba lang ang ina. Totoo yun, pero Dok, isang Diyos. Amen. Ang importante, mag-abutan tayo. Yes. Kung anong liwanag na sa Seventh-day Adventist, willing kami na iabot lahat sa, yes, mga kapatiran natin sa iba't ibang grupo, amen, ng mga reliyon, mm-hmm, na kailangan nating makasama rin natin na ma-enjoy yung ating kalusugan. Totoo, Dok. We really praise God for that, no, sa atin pong mga manonood. At kung meron po kayong komento, meron po kayong mga suggested topic, at meron po kayong mga prayer requests, ay isend nyo lamang po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Paano lilinaw yung utak mo? Paano ka magiging masaya? At paano mo maintindihan yung bagay na pinag-aaralan mo kung wala kang penilalanin? Mm-mm. Totoo yan. Sasabihin mo na lang, may edad na ako. Mm-hmm. Hindi naman ganun. Ang pinag-uusapan dito, eh, pagkain ang ating dapat na maintindihan na napaka-importante. Yes. Kaya nga sabi, you are what you eat. Totoo. Eh, ito nga, gusto ko lang laging ulitin ito. Saan yung CDF? Sa 389. Ito, basahin natin sa 389 para po sa ating pong mga kaibigan na may kopya na po ng Councils on Diet and Foods. Ang sabi po dito, a meat diet changes the disposition and strengthens animalism. We are composed of what we eat. We are composed of what we eat. Ano sa Tagalog yan? Ibig sabihin, binubuo tayo kung ano, ang bumubuo sa pagkatao natin ay kung ano yung kinakain natin. So, kung anong kinakain mo, yun ka. Ang sakit nun, Dok. Eh, kung kinakain mo yung animal, eh, yun ka. Masakit yan. Yes. You are what you eat. Mm-mm. Ano pang sinasabi dyan? Ituloy po natin, mga kapatid. And eating much flesh will diminish intellectual activity. Yeah, ano sinasabi ko? Yung intellectual reason and judgment. Yun. Hindi mo na mapaglabanan yung isang bagay na alam mong hindi maganda sa katawan mo sa kadahilanan na nanumb na yung decision making mo, mm-hmm, especially dito sa prefrontal cortex. Yes. Ano nangyari? Tinatalo ka ng emosyon mo. Totoo. Kaya napakahirap nito sa atin pong mga manonood. Itutuloy po nating basahin. Students would accomplish much more in their studies if they never tasted meat. When the animal part of the human agent is strengthened by meat eating and intellectual powers diminish proportionately, a religious life can be more successfully gained and maintained if meat is discarded. Amen. For this diet stimulates into intense activity, lustful propensities, and enfeebles the moral and spiritual nature. And the flesh warreth against the spirit, and the spirit against the flesh. Ang tanong, importante, hindi importante? Importante. Ito yung tinatawag na patuloy na paglago na binabanggit ni Mrs. White. Yes. Siyempre, ang kaalaman naman, hindi lahat-lahat ay ibubuhos ng biglaan yan. Mm. Kaya ang nakaka-blessed, yung bang nandito na tayo sa panahon natin ngayon, na even internet of today are now showing something. Mm-hmm. The advantage of what you call it, eating natural food. Kaya napakaganda talaga na maliwanagan natin lahat ito para in dato, hindi na tayo magtatalo-talo. Yes. Kasi minsan meron pang mababalitaan dyan na hindi importante. Totoo, Dok. Iba, dapat magkakaisa tayo. Paano yung brain? Kung namamagana, hindi na makaintindi. Yes. Kaya ito yung tinatawag na
isang bahagi na sabi ko nga eh, kailangan natin talaga ng ipagpatuloy lang nating ituro itong mga bahaging ganito. Ayan. Maraming salamat. Tok, ang dami natin na pag-usapan. Dalawa pa lang po yan. Meron po tayong apat na brain chemicals. Meron pa, serotonin. Ayan, Dok. Naku, ano ba itong serotonin, Dok? Kaya ito eh, may kinalaman ito sa mood eh. Hindi pa may mga taong moody? Yes, Dok. So, ibig sabihin may problema ba, siya? Ang tawag nila doon eh, weather. Ay, totoo yan. Weather lang. Weather lang. Stabilizer yan eh. At the same time, nakapopromote ng pagtulog yan. Ayun. Kaya itong serotonin chemical na ito na kailangan ng mind natin, kailangan nating makita yung kahalagahan nito. Kaya itong apat na bahagi na may kinalaman sa neurotransmitter nito, pag nakita natin ang isa-isa at kung ano yung tinatawag na requirement ng brain para maibalik at ma-repair yung mga damages na nangyari sa kanya dahil hindi niya naibibigay yung pangangailangan ng sariling katawan niya, it is really a high time to consider it. Yes. I-check natin. Who's gonna give it? If you are not gonna give it, you are the one who are managing yourself. Mm-hmm. Paano mo maibibigay ang isang bagay na hindi mo naintindihan na yun pala yung bahagi sa iyong katawan? Totoo, Dok. Dok, pinag-uusapan natin tong serotonin. Ano ba? Saan, ano ba yung mga food rich in pwede ano? Pwede ka dito. Nuts. Ayun. Fruits. Pineapple. Ayun. At hindi natin kakalimutan yung mga green leafy vegetables. Kaya pinagmamalaki yung Pilipinas. Alam mo kung bakit? Bakit, Dok? Ang pineapple, huli round. Yes, hindi you nawawala. You can eat it every day. Mm-hmm. Saan ka pupunta? Sa Amerika? Pag winter time? Wala import mo. Lahat yan. Mm-hmm. Kaya love na love ko itong country natin eh. Amen. Kasi yung mga buto natin, marami naman tayong nuts dito, mga yes. Seeds natin. Mm-hmm. Yung mango natin, napakaganda yan. Mm-hmm. May mga lentils tayo. Kompleto naman tayo lahat dito. Totoo. Kaya kung kailangan natin serotonin o yung tryptophan na kailangan ng ating tinatawag na kalusugan sa ating brain mm-hmm. para yung pagiging moody. Alam mo, mahirap mabawas. Din yan. Lalo na mga misis ang may problema dyan. Ang sakit naman ng Dok. Parang, syempre, babae yun, di ba? Sa ating pong mga manonood, Dok. Ay, naku, makarami yung mga misis. Ano yan? Weather. Grabe naman, Dok. Buti na lang hindi pa ako misis, Dok. Paano naman hindi magkakaproblema ang mga misis? Bakit, Dok? Bibigyan mo ba naman ng 3,000 sa linggo, pamalengke, pambayad ng kuryente? Kakasya ba yan? Hindi, Dok. Lalo na sa panahon ngayon. Kaya kung mag-aasawa, ang mga kadalagahan, tanungin mo muna yung mapapangasawa mo. Magkano ba ibibigay mo sa akin per week? Magkano ba ang budget na kailangan para lumusog ako? No. At pag sinabi, 3,000 a week, tagilid. Totoo, Dok, kasi wala pang panggupit doon. Kaya napakaganda nitong serotonin. Yes, totoo, kasi Dok. Ito yung mood stabilizer. Oo. Na kung hindi natin makokontrol itong tinatawag na bahaging ganito, yung focus kasi, mm-hmm. yung mind natin, pagkulang, mm-hmm. alam mo, yung any hanap buhay, mm-hmm. or sa pag-aaral, mm-hmm. or anything na ginagawa mo, for example, health ministry. Yes. Pag wala kang focus dito, hindi ka tatagal ng 6 na buwan. Uy, totoo yan, Dok. And I've been doing this for the last 35 years. Amen. Pag wala kang focus, sandali lang yan, aayawan mo yan. Totoo, Dok. Ikaw na mismo yung mandadaya sa sarili pati mo. Pati nga yung negosyo, pag wala kang focus, lugi. Totoo, walang balik. Kaya kailan meron ka rin tinatawag na tiyaga. Yes. Meron kang tinatawag na determination. Determination. At the same time, yung tinatawag na strong. At saka, Dok, alam mo, meron ako idadagdag. Dapat meron tayong conviction. Yeah. Yung pagka na mahal mo pala yung isang tao, nasakit sa dibdib kung mawawala sa'yo. Totoo yun, Dok. Diba? Hindi ka tatagal ng 3 araw. Yes. Babalikan mo talaga kung mahal mo. Totoo. Pero kung hindi mo mahal, kalipas ang 1 linggo, 1 buwan, ay hindi totoo yan. Totoo yun, Dok. Kasi naranasan ko yan eh. Mm-hmm. Mm-hmm. Ang tagal nun sa'yo, Dok. Ito yung point natin dito, na mm-hmm. ang Panginoon, pag hindi ka nagbasa ng 3 araw, mawawala. Hindi mo mahal si God. Yes. Kasi ito yung relasyon mo sa kanya eh. Mm-hmm. Pangalawa, yung nagbibigay lagi sa akin ng pampalakas loob ito eh. Mm-hmm. Lagi kong binabanggit ito. Bakit? Paalala gamot. Opo. Saan? Sa atin? Sa mga taong nakakalimot. Ang sabi dito, the living organism is God's property. It belongs to Him by creation and by redemption. And by a misuse of any of our powers, we rob God of the honor due to Him. Mm-hmm. Yung word na, the living organism is God's property. Sino yung living organism? Tayo. Ngayon ang tanong, Gladys. Alam mo na property ka ng Panginoon. Hindi ka ba tatalon sa tuwa?
Siyempre, sobrang kagalakan ko pag alam kong ganun. I-claim mo na talaga anak niya eh. Yes. Kaya lahat ng bagay na alam mo, na makakasama sa katawan mo, dahil isang bagay yan na makakalungkot sa Panginoon na nagkaloob ng buhay mo, gagawin mo lahat ng paraan para i-appreciate mo dahil lumabas tayo sa mundo. Out of 500 million sperm cells ng kalalakihan, only one will survive. Totoo do. Pag nag-interact sa egg cells ng kababaihan. Kaya lahat tayo, pasalamat. Dahil lahat tayo ay nakakatunghay ng kung anong ibig sabihin ng love. Yes. Sobrang mahal ng Panginoon ng sangkatauhan. Totoo. Kaya may karapatan tayo na ipaglaban ang regalo na siyang magpapaalala sa atin na tayo ay pag-aari. Amen. Ng Diyos na lumalang, hindi lang ng sanlibutan. Ang pinakamahalaga sa atin na matay ang Panginoon dito sa ating lugar. Amen. Alang-alang lang para mabayaran at mahango tayo sa pagkaalipin ng kasalanan. Totoo do. And that's what the gospel all about. Mm-hmm. That we are trying to open up the way so that you will have some sort of idea how to handle and take care our own health. Yes. Which is one of the special gift from God. Mm-hmm. Kaya nga health is wealth. Amen. Alam mo, Dok, pinag-uusapan na natin to kung paano nasaktan natin ang atin pong Panginoon at merong isang huli na brain chemical na kailangan po natin malaman at yun po ang endorphin, yeah. Which is the painkiller, Dok. Yeah. Dok, pag sinabi nating painkiller, ibig sabihin, mawawala pala yung sakit na nararamdaman natin. Mayroon neutralizer. Ayan. Kung mangyayari lang yan, mga kaibigan, kung alam natin ang pagkain na dapat po natin kainin, na dapat po natin dapat matanggap marami ng ating katawan. Marami kasing iyakin eh. Konting bagay lang, may iyak na eh. Yes, totoo yan, Dok. Mawala lang ng pera. Parang gusto na magpakamatay eh. Naku naman, Dok. Grabe naman. Ay, maraming ganyan ngayon. Lalo na yung mayaman. Biglang nalugi. Naku, yan ang pinakamahirap sa lahat. Sa Japan nga, to be honest with you, pag nalugi hapon, unang gagawin nila, papakamatay na lang. Totoo, Dok. Usong-uso yan doon. Kaya ito na, sa atin pong mga manonood, ano ba yung mga sources nitong tinatawag natin na endorphin or painkillers na mga ang pagkain? Ang mabigat nito, sa green leafy vegetables na naman. Totoo, Dok. Parang lahat yata ng chemicals. Spinach, ng brain kale, natin. Cauliflower, broccoli. Yun. Avocado, nuts, yung mga seeds. Totoo. Eh, sa tagal ko pa naman nagle-lecture, to be honest with you, matanda na rin ako, nakakalimutan ko rin naman. Parang, hindi naman lahat perfect. Yes. Ako rin naman. Pero ang isang hindi ko makakalimutan, lagi nang mayroong berde. Totoo, Dok. Kaya pala't lagi mong sinasabi na dapat we should be green-minded people. Yeah, kaya ito yung talagang parang, dapat natin. Parang natatawa ka dun, Dok, sa ating pong mga manonood. Ito po yung ibig sabihin, ayan, dapat gulay lang ang nasa isip natin. Prutas lamang kasi ito po yung talagang binigay sa atin ng ating pong Panginoon para kainin, di ba, Dok? Kumain nga kami ng sa restaurant sa Tagaytay. Dinala kami dun ni Pastor Bakdayan. Kaya ayoko nang banggitin yung restaurant. Opo. Kaya di ang daming mga berde. Mm-hmm. Ang ginawa ko, kumuha ko, pinaghalo-halo ko, nilagyan ko ng dressing. Naku po, ang sarap. Ang sarap, Dok. Parang nagugutom na ako. Hindi ko matiis na hindi bumalik. Aba? Ginawa ko, bumalik ako ulit dun sa salad bar. Tapos, nakadalawang ano ako? Nakadalawang balik ka, Dok? Nakadalawang balik. Aba, matindi ka, Dok. Ang sarap kasi. Totoo, Dok. Kasi wala siyang kasabit-sabit. Yes. Wala kang iniintindi na mahihirapan yung tiyan mo. Totoo. Kasi alam mong mag-glorify mo yung Panginoon doon sa pagkain kakainin mo. Totoo, Dok. Ang sarap nung ganun. Yung kumakain ka, tapos gino-glorify mo pa ang ating Panginoon. At hindi pa sasakit yung tiyan mo. Yeah. Wala pang side effect. Gaganda pa yung balat mo. Ang ganda. Alam lahat ng toxin bakit, maaalis pa. Ganun yung kung tawagin ni pain protection. Kasi marami siyang kasi malamig, kumbaga sa coolant, yung green, yung kumainitin ang ulo mo, yung blood mo, masikip, pagluluwagin eh. Totoo, Dok. Katulad po example ng ano, ng pepino. Ang pepino, pagka ikaw ay may high blood, lalo na may celery, at iginus mo to, kung mainitin ang ulo mo, at para bang stress ka, palalamigin yung dugo mo. Oh. Gaganda yung daloy. So, ibig sabihin kasi, alam mo, Dok, sa atin pong mga manonood, ipapasok ko na kasi nabanggit ni Dok yung itong high blood. Meron tayong kaibigan na nagtatanong dito, Dok, ano po ba ang natural na pangpababa ng atin pong high blood? Lahat ng gulay. Ayun. Yeah. Huwag kumain ng pampataas ng blood pressure. Ayun. Yung mga pagkain minantikaan. Yung mga pirito, yes. Mahalat.
Aba, yun pala yun. Yan lang naman ang pinanggagalingan niyan, or else, yung stress. Yes. Pero ang stress kasi talagang matindi ngayon eh. Marami ngayong mga nakapaligid dyan eh. Totoo doon. Talagang pag mahina ang endorphin mo, dahil kulang ka sa gulay, yes. Eh baka bumigay ka. Yun nga, Dok. Kaya, Dok, ito pinag-uusapan natin itong pain. Pero alam mo yung topic na ito, itong pinag-uusapan natin ay mind. Yes. Actually, tinatouch lang naman natin itong mga malilingging na portion ito. Eh. Totoo. We are just actually scratching the, what you call it, the small portion. Dahil kung maintindihan natin itong brain, unang-una, magigilty ka. Totoo, Dok. Kasi ito yung controlling hindi system natin. Hindi na pagtatalunan kung importante bang kumain ng gulay versus pagkain ng animals. Totoo. Walang pagtatalo. Pag naiintindihan mo, walang tatalo, magtatalo. Pag nakikipagtalo ka pa, it means na may problema ka. Yes. Yung chemistry ng brain mo, may problema rin. Totoo, Dok. Ang sakit naman ng ganun. May problema ka. Ibig sabihin, kumbaga sa medical yan, Dok. Kumbaga sa korte. Hindi naman ako attorney. No? Oh, sige, Dok. Ano yan? Kumbaga sa korte, ano nangyayari? Ilalaban ko itong kasong to. Aba. Kunyari, mayroon judge. Tatayuan ko yung benefit ng pagiging vegetarian. Itayuan mo yung benefit ng pagkain ng flesh food. Totoo. Ibigay mo lahat yung information mo. Ipo-pull out ko lahat ng information ng pagiging vegetarian, ng pagkain ng natural. Lalaban ako. Itatayo ko yung karangalan para patunayan na pag ang santay kumain ng natural, unang-unang aking patotoo, yung buhay ko. Amen. Sa loob ng 35 years na hindi ako kumain ng animal material, ang misis ko nagpapatotoo. Yes. Ang sabi niya, mas gwapo ko ngayon. Naks naman talaga nga naman, Dok. Alam mo sa atin pong mga manonood, ano, sa totoo lang hindi po. Hindi, totoo lang. Schopenberg, John, yes. 100 years old. Totoo. O yung tatlong in-interview ni Oprah sa Lumalinda, California. Mga doktor din to. Centenarian, over than 100. Yes. Mga pure vegetarian. Yes. Ano pa naman ang ating history talks? Pangalawa, itong game changer. Itong, ano pang isa, yung bukod sa game changer, yung may health na wala sa, ano kayo, isang malaking organisasyon na nagpapatotoo na talaga napakaganda ng kumain ng natural. Yes, ng pagiging vegan or vegetarian. What's the health? Ayun, what's the health? Yes, that's right, Dok. Alam mo, Dok, ang sarap pag-usapan ng mga green leafy vegetables natin. Ang sarap pag-usapan ng mga pagkain na makakapagpagaling at makakapagpaganda po ng ating pong brain and yung mind natin. Hindi, napatunayan na rin na anti-aging eh. Totoo, Dok. Yeah. Kaya yung sasabihin nila, ang maganda rito ang brain bago tayo matapos. Oo. Nagpapalit naman pala yung brain, ng bagong brain. Oo, sa ating pong mga manonood. Meron palang tinatawag na sekreto, nag-regenerate pala. Di ba yung balat natin, it takes 1 month lang? Yes. To 45 days, magpapalit ng panibagong balat. Totoo. Kaya itong balat mo ito, ang nagdadala nito, yung prutas at gulay, lentils and beans. Yes. Kasi pag nakatatlong buwan ka na vegetarian, yun na yung balat mo. Totoo doon. Ang sarap isipin no, sa ating pong mga manonood na hindi, yes, mahal ang gulay, pero kapag nag-invest po tayo sa ating pong katawan, kung ano po yung talagang dapat pagkain ng ating pong katawan, na talagang plano ng ating pong Panginoon, hindi po kayo magsisisi, mga kaibigan. Dahil hindi po kayo papasok sa ospital. Yung neuroplasticity. Oh, ano, bakit to? Pag sinunulan mo kumain ng gulay, ang gagawin ng brain, diligyan ka ng linya na magiging paborito mo siya. Amen. Totoo. Kung dati ayaw mo, pag ilang araw na tinikman mo at kinain mo, nung araw ayaw ko na ang palaya. Oh. Ay, talaga, Dok? Eh, ngayon, talagang paborito ko. Ayun, ako naman. Kasi, ang sarap. Kasi, ang brain mo, padadalang ka ng linya, totoo, ng pathway, para maging love mo siya. Yes. Tutulungan ka ng Panginoon. Ano, Dok? Ako, ang katawan natin talagang miraculously. Hindi ba binanggit sa Psalms 139 ba yun? Na we are fearfully and wonderfully made. Yes. Totoo, Dok. Kaya depende lang kung anong choice mo. Kung anong choice mo, eh, patalo ka dun sa sarap. Sa cravings. Eh, ang problema niyan, dito pa lang, magdadanas ka ng hirap. Totoo, Dok. Aba, hindi mahirap ang magdanas ng sakit sa tuhod. Naku, napakahirap nung, Dok. Marami nagkakaroon ng frozen shoulder. Yes. Eh, sa edad ko to, normal na normal ako. Ito pa, Dok, alam mo ba, may iba tayong mga kahit hindi pa senior citizen, Dok. Maupo lang ng matagal. Aba, hirap na talagang tumayo, aray ko, tulungan mo nga ako, hilahin mo nga ako, patayo. Naku, napakahirap ng ganoon. Yes. Eh, ang katuwiran ko sarili ko,
paano naman, eh, katawan ko naman ito, eh, totoo. Ako din naman na maghihirap dito. Yes. Eh, di ang gawin ko na lang, disiplinahin ko sarili ko. Ingatan na lang masarap natin. Masarap naman talaga kumain ng mga natural. Totoo. Eh, ang saging, eh, may happy hormone din yan. Yan. Brain tonic pa. Mm-hmm. O, just imagine yung mga pagkain na yan. Kaya yung mga mainit na ulo, masusungit na misis, saging lang katapat niyan. Ayun, ako. Kumain na maraming gulay. All okay year na, okay round, di ba, Dok? Totoo. Yeah. Ayan, sa atin pong mga manonood, napakabilis. Yun good news. Yes, napakadami. Isipin mo ang saging whole year round. Kaya ito pong topic natin, mga kaibigan, ay i-share niyo po sa YouTube, sa Facebook, at sa atin pong GSA Channel 37. Nalulungkot lang ako. Bakit may nakikita ko na merong 40,000, 100,000 viewers? Mm. Eh, hindi naman tayo nag-uusap dito ng nonsense eh. Totoo, Dok. Kung ang lahat ng Adventist people, kung 1 million tayo, ay manunood dyan, at isi-share yan sa lahat ng mga kamag-anakan, yun ba namang 138 episode ba? Hindi pa enough. Naku, Dok, sobra-sobra ako, na. Ako, nangkapalit lang naman na hinihiling ko, hindi para kung ano pa man, dahil personal ministry. Yes. Yung maging, makompensate man lang ako na alam kung merong nakakagusto sa lecture na pinagkakaloob natin dito. Yes. Katulad, Dok, nung nabasa natin kanina, yeah, may bago na namang isang vegetarian. Huwag na po nating hintayin, mga kaibigan, na magkasakit tayo, na magkaroon tayo ng karamdaman bago natin ma-realize na kailangan pala nating ingatan itong katawan na binigay ng ating Panginoon. So, ulitin natin, bilang paalala, ano ba yung pandaraya ng kaaway? Yes. Magkasakitin ng tao. Totoo, Dok. Kaya sa page 61 ng Healthful Living, ang originator ng karamdaman ay si Satan. Ano ngayon ang sinisira ng karamdaman? Pakibasa mo. Ayun, basahin natin, mga kaibigan, sa Healthful Living. A diseased body affects the brain. With a mind, we serve the Lord. Amen. All should guard the senses, lest Satan gain victory over them. For these are the avenues to the soul. The brain nerves which communicate to the entire system are the only medium through which heaven can communicate to man and affect his inmost life. Whatever disturbs the circulation of the electric currents in the nervous system lessens the strength of the vital powers, and the result is a deadening of the sensibilities of the mind. Ito yung pandaraya. Ngayon ang tanong. Pag pinataas natin lahat ng ating kapatiran, halos lahat, ay may karamdaman. Hindi ba? It is really a high time to change yung tinatawag na lifestyle. Mm-hmm. Ito yung tinatawag na tatak ng Adventist na kailangan maipakilala sa mga nangangailangan ng liwanag ng katotohanan ng pangkalusugan. Mm-hmm. Salamat po, Dok. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, lubos po ang aming pasasalamat sa pagsubaybay niyo at pagsama niyo po sa amin sa araw pong ito. Dalangin po namin ang lahat po ng may karamdaman ngayon ay magkaisa po tayo na magkaroon po ng isang malusog na pangangatawan. Hindi pa po huli ang lahat, at yan po ang lagi naming sinasabi ni Dok. Kung tayo po ay susunod sa orihinal na pagkain na pinrepare sa atin, na inihanda at ibinigay sa atin ng atin pong Panginoon, wala pong magkakasakit. Kaya sa atin pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po ang aming pasasalamat, ang aming pong papuri, at pagbabalik po, Panginoon, ng pagmamahal namin sa inyo. Iniaalay po namin, Ama, ang aming pong mga katawan, na bagamat kami po ay may kahinaan, dalangin po namin, Ama, na mapatawad niyo po kami sa lahat po ng amin pong mga pagkukulang, pagkakasala sa salita man po at sa gawa. At sa amin pong mga kinakain, Ama, dalangin po namin na baguhin niyo po ang amin pong mga kinagawian. Tulungan niyo po kami, Ama, na makasunod sa walong utos ng pangkalusugan. At dalangin po namin lahat po ng mga messages, mga komento, mga prayer requests, Panginoon, ng amin pong mga kaibigan all around the world who are longing for good health, who are longing to be part of that family in heaven, who are longing to have a wonderful body, O Lord, just like our ancestors. Father, just like Daniel and his friends, we are praying for conversion
na magkaroon po kami, Panginoon, ng kalakasan upang ipagtanggol at ipaglaban at tumayo, Panginoon, sa tunay na orihinal na pagkain na inihanda niyo po sa amin. Salamat po ng marami, Ama, sa lahat po ng ito at sa lahat po, Ama, ng mga manonood ng Kaalamang Pangkalusugan. Dalangin po namin na pagkaisahin niyo po ang bawat isa po sa amin at tulungan niyo po kami, Ama, na kami po ay maging kaisa dyan po sa langit na bayan na inihanda niyo po sa amin. Amen. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa ating pong mga manonood, muli po, samahan niyo po kami next week, alas 4 pa rin po ng hapon, dito po sa Hope Channel North Philippines. Ito po si Gladens Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.